Attorney, hindi ko kasundo yung katrabaho ko. Ginawan niya ako ng kaso, pinablatter niya ako sa barangay dahil ninakaw ko daw yung cellphone niya. Nakita po sa CCTV na nilagay niya ang cellphone niya sa bag ko. Dahil dito, na-dismiss ang kaso laban sa akin. Mabuti na lang. Ano po pwede yung kaso sa kanya? Pwede kang mag-file ng criminal case for incriminating innocent person under Article 363 ng Revised Penal Code kasi tinanang kanyang ebidensya makakasama sa'yo. Pwede rin mag-file ng civil case for malicious prosecution may kakibat at danyos kasi walang batayan ng kaso niya kundi ang kagustuhan niyang makasuhan ka. Kaya bago umaksyon, lagi muna pag-isipan. Ito si Attorney Tondi naman, handang magbigay ng feeling advice para sa inyong katanungan. Attorney, binantan po ako ng kapitbahay ko na papatayin kita. Ano pong gagawin ko? Ipabarangay mo. Pag hindi ka na pagkasundo sa barangay, kumuha ka ng certificate to file action at kasuhan siya for grave threats o pananakot under Article 282 of the Revised Penal Code. May parusa itong 1 month and 1 day to 6 months at multang hindi higit sa 100,000 pesos. Kaya bago umaksyon, lagi muna pag-isipan. Ito si Attorney Tony Roman, handang magbigay ng free legal advice para sa inyong katanungan. Okay. Attorney, tanong ko lang po, meron po sa akin pilit na pinapapirma ang isang document without reviewing first ano pong reklamo ang pwedeng isampa. Unang-una, huwag kang pipirma sa isang dokumentong hindi ko binasa. So, ang sagot sa tanong mo, di huwag kang magpapilit. Kung pinipilit ka lang naman. Diba? Ngayon, ibang usapan kapag ka tinatakot ka o pinagbabanta ng buhay mo, yung safety mo, o pinagbabanta ka, sasaktan ka. Pag may pagbabanta sa kalusugan mo sa buhay mo, o pinagbabanta ka ng krimen, grave threats yan. May kapalit na kondisyon. O maaari ding gawing grave coercion. Magkakambal po halos yung dalawang yan, yung grave coercion at grave threats. So yun ang criminal case na pwede mong isampa doon sa nagbabanta sa'yo.